magtitrade tayo ng EcoSurf at USDT sa ating Binance feature, makikita mo itong dito ang XRP USDT ang ano ko dito, yung token natin ni trade ngayon sa halagang 89.89 USDT. And ngayon guys, dahil bago ako mag open position sa aking trading, ay tinitignan ko muna yung movements ng aking graph bago ako mag open position dito. Dito ako bibili or magse-sell. Dahil nga pataas tong movement ng graph, kung makikita natin yung 15 minutes interval ng graph natin, medyo pababa siya dito, tapos biglang tumaas, tapos bababa na naman, biglang tataas na naman dito. So expected ko dito guys, yung movement ng graph natin ay, for example ito, kung nag-trade ka dito ng 48.50 sa USDT, nagkaroon ka ng 48.80 dito sa may kinamataas, medyo $16 ang kikitain mo dito sa halagang 89.89 USDT. Binabasa ko siya in just 15 minutes lang interval lang din. Kung titingnan natin naman yung 1 hour interval, i-explain ko lang muna yung graph bago ako magte-trade guys. Then yung 1 hour interval, medyo swing, mayroon siyang konting ano dito, bullish yung graph natin. Then medyo pababa siyang konti, kung mababasa mo, nag-i-slide siyang pababa, nag-i-slide din siyang pataas. So ang hirap basahin. Saka 4 hours interval natin guys, medyo pababa na siya dito. Ang pinaka-lowest part na ay nasa 0.4855, then yung pinaka-mataas niya ay 48.75 US dollars na. At mag-exit ako dito. So ang paano tayo magbabay ng position natin sa XRP USDT natin guys, no? Babasahin natin yung graph bago natin magbidaw. Mag-iisip ka kung maglong ka or magshort dito, no? Dahil experience na ako dito sa ano, kasi almost 2 years ko nang ginagawa, meron din talagang talo or meron din winner sa pagta-trade. Magbabasahin mo lang yung graph ng within 15 minutes, kita mo yung movements eh. For example ito guys, no, sa 0.4864 natin, no. Ano tayo bibili na? I-explain ko lang. Mag-start na tayong bibili ng Binance Future ng XRP USDT natin. So kung may wala kang XRP, pwede mo siyang, may Bitcoin ka pero siyang convert dito. Then guys, mapapansin mo na yung price ng 0.4862 in just 5 minutes lang. 2 minutes, wala pang 2 minutes. Medyo umakyat yung ROI natin ng 1.85%. So 0.7 USDT. So nag-open price tayo ng 48.59. Then ang price niya ngayon is 48.62. Then maghihintay tayo uli kung tataas pa tayo dito. Alam ko, tataas pa to ng 48.70. Hintayin natin magtataas po ng 48.70 para kikita tayo ng dito. Huwag kang mag-close ng position hanggat hindi ka makawag $1 dito, kasi yung fee niya medyo mataas din yung fee dito. Hindi naman siya mataas kundi nasa ano lang to eh, nasa ano natin, nasa 0.002. Ngayon guys, yung pag nag 16% kayo, di ba, in-adjust ko kanina ng 16% pa yung liquidation price natin, 0.3867, medyo malayo siyang titirahin, or I mean tatirahin yung ano natin, yung actual na mag-liquidate. Kung ma-reach mo na ito kasing 0.38 na liquidation price, mawawala lahat yung balance mo na 75.23 USDT dito. Makikita mo dito, available ko ay nasa 75.14, pero yung wallet at ano ko dito, nasa USDT na M-Future. Kung mag titignan natin yung wallet ko dito, ay nasa 90 yung tinototal kong ano dito, nasa 5,141.71 ang tinototal kong revenue dito sa aking na trades sa aking Binance XRP dito. Makikita mo ngayon yung income natin guys, ay makikita mo dito yung income natin ay nasa ito, 12.4991. Then yung earnings ko in just 14 days, makikita man dito yung revenue ko in just 14 days, in just 7 days naka 11. USD ako. In 30 days 11.15 USD dito kayo yung USDT ko, USDTM.
So 1.69, 1.51 itong araw na to. Makikita mo yung ano ko dito, yung PNL, tapos yung 7 days PNL ko, makikita mo yung 19.48%, 11.15 in just 7 days na kinita ko dito. Nagpunan lang ako ng ano dito, mga $75. And titignan natin yung wallet ko ulit. Balik tayo sa future. Makikita natin yung income ko ngayon dito na 5,139.59. So, ang unrealized ko ngayon ay nasa negative 15.13. Ito, yung trinade natin kanina na XRP USDT Perpetual. Ngayon guys, kung magkikita tayo uli, maghintay lang tayo ng mga ano, mga ilang minuto bago natin magte-trade uli. Hindi naman mo makukuha agad pag nag-trade ka na, hindi mo na makukuha agad yung income mo, kundi maghintay ka kung tataas yung ano natin, kung tataas yung ROE natin sa ating pagte-trade. Then sa CoinM, punta tayo sa CoinM, medyo nasa 22,915 ang ano ko dito, yung balance ko. So nawalan ako ng 7,495 sa aking pagte-trade dito sa tatlong position ko sa CoinM. Then ito yung wallet ko ngayon, nasa 0.199 na sa 30,000 na. So kung tataas yung ano ko, yung mga ano ko dito, yung position ko dito sa aking CoinM, makikita natin yung revenue. Dahil nasa USDM ako, sa nagte-trade ako ng USDT Perpetual sa XRP, medyo maano na yung unrealized ko ngayon, 0.23 na. So kung makikita natin yung ating total balance, makikita mo din yung unrealized PNL mo dito. Then trade, then maghihintay pa ako ng mga ilang minuto para at least mag-around ako ng pera dito sa aking pagte-trade sa USDTM. Ang isipin mo lang ay yung liquidation price mo mahaba para at least hindi ka matatalo kagad. Yun lang guys, at sana ay mag-subscribe kayo sa aking channel. Marami tayong malalaman dito na kikita tayo ng pera dito ng malaki. Mapapansin mo na yung price ng 0.4862 in just 5 minutes lang. 2 minutes, wala pang 2 minutes. Medyo umakyat yung ROI natin ng 1.85%. So 0.7 USDT. So nag-open price tayo ng 48.59. Then ang price niya ngayon is 48.62. Then maghihintay tayo uli kung tataas pa tayo dito. Alam ko, tataas pa to ng 48.70. Hintayin natin magtataas po ng 48.70 para kikita tayo ng dito. Huwag kang mag-cross ng position hanggat hindi ka makawag ng $1 dito, kasi yung fee niya, medyo mataas din yung fee dito. Hindi naman siya mataas, kundi nasa ano lang to eh. Nasa ano natin, nasa 0.002. Ngayon guys, yung pag nag 16%, kaya diba in-adjust ko kanina ng 16%, pa yung liquidation price natin, 0.3067, medyo malayo siyang titirahin, or I mean tatirahin yung ano natin, yung actual na mag-liquidate. Kung ma-reach mo na ito kasing 0.38 na liquidation price, mawawala lahat yung balance mo na 75.23 USDT dito. Makikita mo dito, available ko ay nasa 75.14, pero yung wallet at ano ko dito, nasa USDT na M-Future. Kung mag titignan natin yung wallet ko dito, ay nasa 90 yung tinototal kong ano dito, nasa 5,141.71 ang tinototal kong revenue dito sa aking na trades sa aking Binance XRP dito. Makikita mo ngayon yung income natin guys, ay makikita mo dito yung income natin ay nasa ito, 12.4991. Then yung earnings ko in just 14 days, makikita man dito yung revenue ko in just 14 days, in just 7 days naka 11. USD ako. In 30 days 11.15 USD dito kayo yung USDT ko, USDTM.
So 1.69, 1.51 itong araw na to. Makikita mo yung ano ko dito, yung PNL, tapos yung 7 days PNL ko, makikita mo yung 19.48%, 11.15 in just 7 days na kinita ko dito. Nagpunan lang ako ng ano dito, mga $75. Then titignan natin yung wallet ko ulit. Balik tayo sa future. Makikita natin yung income ko ngayon dito na 5,139.59. So ang unrealized ko ngayon ay nasa negative 15.13. Ito yung trinade natin kanina na XRP USDT perpetual. Ngayon guys, kung magkikita tayo uli, maghintay lang tayo ng mga ano, mga ilang minuto bago natin magte-trade uli. Hindi naman mo makukuha agad pag nag-trade ka na, hindi mo na makukuha agad yung income mo, kundi maghintay ka kung tataas yung ano natin, kung tataas yung ROE natin sa ating pagte-trade. Then sa CoinM, punta tayo sa CoinM, medyo nasa 22,915 ang ano ko dito, yung balance ko. So nawalan ako ng 7,495 sa aking pagte-trade dito sa tatlong position ko sa CoinM. Then ito yung wallet ko ngayon, nasa 0.199 na sa 30,000 na. So kung tataas yung ano ko, yung mga ano ko dito, yung position ko dito sa aking CoinM, makikita natin yung revenue. Dahil nasa USDM ako, sa nagte-trade ako ng USDT perpetual sa XRP, medyo maano na yung unrealized ko ngayon, 0.23 na. So kung makikita natin yung ating total balance, makikita mo din yung unrealized PNL mo dito. Then trade, then maghihintay pa ako ng mga ilang minuto para at least mag-around ako ng pera dito sa aking pagte-trade sa USDTAM. Ang isipin mo lang ay yung liquidation price mo mahaba para at least hindi ka matatalo kagad. Yun lang guys, at sana ay mag-subscribe kayo sa aking channel. Marami tayong malalaman dito na kikita tayo ng pera dito ng malaki. Thank you.